tayo sa skin allergy, no? Ano nga ba yung skin allergy? Yung skin allergy o yung allergy nga sa balat, skin allergy nga, di ba? Yung mga sakit tulad ng hay fever, food allergies, atopic dermatitis, allergic asthma, and anaphylaxis. Yung anaphylaxis, ito yung ibig sabihin nun, yung bigla ang kang nagiging allergic sa isang bagay o sa pollen, yung mga alikabok o isang gamot, yung mga ganyan. Iba-iba yung klase ng skin allergy na pwede nating ma-encounter. Pero pag sinabi mong food intolerance o yung food poisoning, medyo separate ano na yan, ha? Separate entity na yan. Magkaiba na silang bagay. Hindi sila directly related. Kung pwedeng food allergy, pero yung skin allergy, mas specific siya sa mga ibang bagay, no? So, yung development, usually, ng skin allergy is due to both genetic and environmental factors. Ano po ba, doktora, yung genetic? So, pwedeng namamana natin siya. Kung may lahi po tayo ng mga allergy sa pamilya, maaaring yung anak natin o tayo mismo, pwede tayo magkaroon ng mga skin allergies. Ano ba ang eksena ng eczema? Ito yung madalas nating naririnig, no? Ng mga ano, pag nanonood tayo ng TV, merong mga pasyente na may mga eczema, may mga katikati sa balat. Ito yung most common na nai-encounter natin. So, ang eczema is a condition wherein patches of skin become inflamed. So, namamaga. Nagkakaroon tayo dito po na banda na pamamaga ng balat. Maaaring maging makate. Maaari pong magkaroon ng paggaspang ng balat natin at magkaroon po ng pagbiyak. So, magka-crack siya, tapos magiging rough siya na skin. So, pwede din yung sometimes yung eczema, kung talagang medyo severe siya, talagang kinakamot mo na kinakamot, may tendency mag-blister. So, yung blister, yung mga ano, paltos yun, ha? Parang nagpapaltos na siya, may maliliit siyang paltos. Okay. So, ano naman yung sintomas ng eczema? Ito yung mga kadalasang nararanasan natin. As mentioned kanina, pwede tayong magkaroon ng pamumula, redness, blisters or yung mga paltos, flaking, dryness, yung pagkatuyo ng balat natin, cracking, scaly skin, so yung pagbibiyak ng skin natin, pangangate, yan, usually encountered yan with eczema. Painful lesion, so pwede siyang sumakit pagka talagang namamagana yung eczema natin. And then, yung skin rashes, in general, skin rashes na talaga siya. Ano naman yung mga sanhi or yung causes of eczema na na-encounter natin? Usually, ito yung mga weakened immune system. Weakened, ibig sabihin, mahina yung ano natin, panlaban natin, yung resistensya natin, no? Yung hay fever, ano ba yung hay fever? Yung mga bahing ng bahing, allergic rhinitis, o yung mga asthma, ganyan. Pwede siyang mag-manifest na ganun, tapos later on, magkakaroon kayo ng mga skin allergies or eczema. And then dry skin, insect bites, weakened veins. Itong mga weakened veins, yung mga varicose veins, pero not as often, no? Then environmental factors, so kung meron kayo na-encounter na something na allergic kayo, changes in the genes, so ito yung sinasabi kong genetic factors kanina. Stress, ayan, important yung stress na yan. So alam mo na, pag stressed ka, yung skin mo, nagmamanifest yan, lumalabas yan sa balat mo, maaari kang magkaroon ng mga pimples, kasama din dyan yung mga allergies natin, pwedeng lumabas or matrigger due to stress. Damp hands and feet, allergies to chemicals, and exposure to irritants. So, kapag may eczema ka na, sabihin na natin na-diagnose ka ng doktor mo ng eczema or madalas ka magkaroon ng mga skin allergies, no? Paano mo ba maiiwasan na magkaroon ng flare-up o yung paglala niya? Okay? So, unang-una, you have to moisturize your skin often. So, gumamit tayo ng mga moisturizers, lotions, or kahit yung soaps natin with moisturizers. Kakatulong yan talaga, no? Then, avoid humidity. So, kung medyo yung malagkit na pakiramdam, medyo pwede siyang magpawis. Tapos later on, pag tutuyuin mo, ganyan. Stress, ayan na naman. Pumasok na naman yung stress. So, dapat talaga, bawal ma-stress, no? Okay, pag na-stress tayo, wala na. Sira na ang beauty. Okay.
And then avoid scratchy materials, yung mga makakating tela. So usually nun, nagka-cause din yun ng mga eczema from time to time. Pero later on, magdi-discuss pa tayo ng iba doon. Then don't use harsh soaps. So kung matapang masyado yung mga sabon yung panligo, sabon panlaba, pati yung mga fabric conditioners, medyo nakaka-apekto din sa skin natin yan. And also, pay attention to foods. Parang na-discuss nga natin kanina na pwede magkaroon ng food allergy with eczema. So again, ito nga, many people who have eczema are also diagnosed with food allergies. So pwedeng mag-come hand in hand yan. Pero kung lactose intolerant ka, hindi ka masyadong nakaka-digest ng mga dairy products natin, hindi siya directly related sa allergies mo, ha? So iba yung food intolerance, iba din yung food allergy. Okay, so pero ang food allergy pwede siyang related sa skin allergy, no? Yung eczemas natin. And then usually ito yung mga foods na ano important para i-minimize natin yung pagkaroon natin ng eczema. So yung mga cow's milk, soy products, eggs, fish, gluten, nuts, and yung mga shellfish. Okay? So yan yung mga usually yung gluten natin saka yung nuts natin. Ano ba yung ginagawa nun, doktora? Usually, nakaka-contribute yun dun sa redness, dun sa inflammation, sa pamamaga ng mga eczema. So, kung iiwasan natin siya, mas maiiwasan natin na magkaroon tayo ng flare-up or yung paglala ng ating eczema. Okay? So, ito, yung mga myths and facts naman about eczema. Ano ba yung myth? Myth is yung mga paniniwala natin about eczema. Is it contagious? Contagious meaning, nakakahawa ba yung eczema, doktora? Ay, ano, not true. Not true yan, no? So, usually, yun nga, pwede siyang environmental factor, pwede rin siyang genetic factor. Pagka environmental, usually, pag allergy ka sa isang bagay, yung mga ganun, natitrigger yung eczema mo. Pag genetic, kung may lahi, pwede ka mag-eczema. And then, a family has history of eczema, will your baby have it? Ayan, na-mention ko na kanina, no? So kung may lahi kayo ng eczema sa pamilya, yung mga skin allergies, pwede rin yan mag-manifest sa mga anak nyo, sa mga kapatid nyo, o kung meron man si mommy, meron ka din. May possibility, pero hindi naman siya 100% na nandun, okay? 60% of your eczema cases show up within a baby's first year. So may data na gano'n ng mga 60% before mag 1-year-old or mga 1-year-old si baby, may signs na may eczema. Kasi nga, sensitive masyado yung balat ng mga babies natin. And kung may mga nagbe-breastfeed na momshies dyan, ako, edi nakaka-help yun for eczema, diba? So tuloy-tuloy nyo lang yung breastfeeding. Eczema is caused by stress. Ito, medyo myth, pero it does not cause eczema. Bakit? Sabi ko lang kanina, stress. Bawal tayong ma-stress kasi baka magka-eczema tayo. Hindi naman, natitrigger niya lang. Okay? Natitrigger niya lang yung eczema. Pero kung may existing ka na nun, tas na-stress ka, edi good luck na lang. So, hindi, joke lang. So, dapat, di ba, yun nga, bawal tayong ma-stress. Dapat beautiful lang tayo everyday. Okay. Then, eczema can be cured, okay? So there is no specific cure for eczema, pero there are it is possible for it to go into remission, no? Ibig sabihin, kung meron tayong mga gamot na ina-apply for the mga rashes natin, yung mga katikati natin sa balat, yun, so definitely makakatulong yun dun sa mga flare-ups ng eczema natin. And then, is it an individual problem? So for example, ikaw lang, ako lang may eczema sa pamilya namin. Hindi, syempre, di ba? E kung, for example, ako yung breadwinner ng family namin. So, pagka marami ako eczema, nag-atake, halos maraming parts ng katawan ko. Usually, mga pwedeng mga nasa face, pwedeng mga nasa extremities mo, nasa arms mo, sa sobrang dami, ayaw mo nang lumabas. So, yung quality of life mo, naaapektuhan na din. So, ang nangyayari, pati yung mga kapamilya mo, naaapektuhan din. So dapat, if you have a relative with eczema, huwag nyo naman silang, huwag naman maging ano kayo doon, mapag-ilag kayo doon sa mga relatives nyo, diba? So dapat, intindihin din natin sila. Kasi nga, mahirap din magkaroon ng eczema, hindi rin madali yun. Especially kung, ano na yung eczema nila, yung
may flares sila or nagmalala na, yung tinatawag natin na eczema. And then, will eczema clear up on its own? So, we treat eczema. Ginagamot natin siya, nililigyan natin siya ng mga, pwedeng may mga ininom na gamot, pwede rin may mga pinapahit na mga gamot, and we keep it from becoming more inflamed. So, iniiwasan talaga natin yung mga flare-ups na tinatawag natin. And there are, ano naman, medicines na pwede natin i-take for that. Okay? Is it a superficial issue? So, hindi po ha, hindi siya superficial issue. Hindi lang siya sa balat talaga, ano? So, nakaka-apekto din yun sa daily lives mo. So, again, kung talagang kating-kating ka na doon sa mga rashes mo, eh, paano ka pa makakapagtrabaho ng maayos kung marami kang mga kati-kati, diba? So, aside from doon sa activities mo na daily life, syempre, yung personal, ano mo pa din, yung emotions mo, yung parang, wait lang, hindi masyadong mataas yung confidence level ko kasi nga marami akong mga ano no rashes na nakikita ng ibang tao. So nakaka-apekta pa rin yun. So how do we treat eczema? So perfect na perfect to kasi ang United Home Products ay meron tayong mga topical ointments and creams na available para po mabigay natin dun sa mga patients natin with eczema. And for the United Home, we have United Home Dermatec, which is Mometasone Furoate. And we also, so, syempre, if you're hesitant or hindi ka sigurado kung eczema ba talaga siya, you can consult your doctor.